Magandang umaga mga kabayan. Ang topic natin is basic salary dito sa Czech Republic. Actually kabayan, ang basic salary dito sa Czech Republic nakadepende sa company na papasukan mo. Before, sa previous company ko, medyo may kaliitan lang kasi under kami ng agency. Pumapatak lang siya ng 21,000 plus. Pero libre ako, libre na bahay, free accommodation. Kung baga malinis mo na siyang makukuha, wala nang kaltas yun. Kaltas na yung tax. Wala ka na babayang kuryente, tubig. Basta malinis mo na yun, yun yung pinakamalinis mo. At saka depende yun sa area na papasukan mo. Kasi halimbawa, kung sa child ka or sa prosing ka inilagay, meron kang makukuhang prosing allowance o child allowance. Malaking tulong din yun sa pagtaas ng sahod mo. Pero sa ngayon, mas maganda kasi kung mag-apply ka direct sa company. Tulad ngayon sa present ko na trabaho, nag-direct kami. Kaya halos triple or double yung sahod na natatanggap namin. Kasi dito, nag-start kami sa present ko ngayon. 24,000 tapos 10,000 na bahay is 34,000 na after 3 months tinaasan kami ng sahod, nag-aprisal naging 29 after 3 months nag-upgrade naging 31,600 upgrade naging yung metrics namin. Dito kasi kung gusto mong mag-upgrade, meron siyang tawag na metrics na tinatawag. Eh kung gusto mo pang mag-upgrade, mag-metrics 2 o ganun, may additional kang 3,000 o kaya 2,500 na may dadagdag sa sahod mo. Pwede, meron kang, for example, sa sitwasyon ko, ako ay nagbibasic ng 31,600. 31,600 plus 10,000 na bahay. And meron akong basic na malinis na 41,600 sa basic yun. Pero marami pang benepisyo, hindi pa kasama yung mga bonuses dito. Tulad ng attendance bonus, pag wala kang absent, makukuha mo yun. Tapos yung misikni bonus, it means sa English, parang productivity bonus mo. Yun yung misik ni dito. Malaki din siya. Malaki din ang maitutulong sa pag-upgrade ng sahod mo dito sa Czech. Kung nagbe-basic ka lang, tulad ko, ng 41,600 plus wala kang absent, may additional ka na 1,500. Makukuha plus pa additional ka na kung may misik ni bonus ka, meron kang 3,500 depende sa productivity ha. Kung maka 100% kayo sa product, sa ang buong company, meron kayong 10% sa basic nyo. For example, meron kang makukuhang 3,500, meron ka tang 46,600. Pero yun naman kadalasan ang binibigay, mga 3,000 ganun. Meron kang sasahod na 46,600. Yun ang basic namin dito. Malinis na. Pera na lang kung masipag ka, nag-OT ka, mas malaki pa ang makukuha mo kung masipag ka mag-overtime. Tulad ko, walang OT. Sumahod lang ako ng 46,600 yung basic. Kung i-times mo sa Pinas, sa rate ng ano, depende ka rin kasi sa palitan. At tulad ngayon, mataas yung palitan, 2.35 times natin, 2.35. Papatak siya ng 109,510 sa peso. Malinis na yun. Yun ang sahod dito sa present kong company. Unlike before na sumasahod lang ako ng 21,600, pero free accommodation na yun. Papatak lang siya
Dati ha, sa previous ko, 21,600, i-times natin for example, sa 2.35, papatak lang siya na 50,000 yung linis mo. Dito, halos doble yung sinasahod ko gawa ng direct kami sa company. Tsaka mga benefits na nakukuha din namin, kaya lumalagpas ng 100,000 peso sa Philippine peso natin. Kaya, mas maganda kung under, hindi kayo under ng agency, kung may kakilala kayo na mag-direct apply kayo sa company mismo. Kasi kung ano yung benefits na makukuha mo sa mga local o kaya mga foreigner na ano na taga rito, yun din ang benefits na makukuha mo. Kaya yun. Sana'y makatulong to at mabigyan ko kayo ng idea at sana'y magkaroon kayo ng kumbaga idea kung ano yung mga sahod dito sa Czech at sana'y pagpalain tayo ng may kapal at yun diskarte lang sipag at saka tiyaga lang. Doon na lang at hanggang doon na lang mga kabayan. Maraming salamat.